Okay, so tapos na tayo sa mga CVT cleaning, change oil. At ito na yung pinakamadugo para sa akin, magpalit ng brake shoe. Medyo mahirap magpalit ng brake shoe ng mga ganito motor. Click, Honda Click, NMAX Aerox, talagang medyo mahirap. Pero kayang-kaya naman yan. Step natin, baklasin natin ang mga tornilyo sa tambutso. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. First time to? First time na mabaklas, mga kaduwit. First time. Tapos yun, baklasan din natin yung dalawa na yun. At tambutso muna pala tanggalin natin. Para diretso na tayo. So, baklasin natin sa ilalim. Dose yun, alam. Ito tayo. Sa tambutso. Dose. Lagyan mo na natin ang ano, mga kaduit. WD-40. Okay, tambutso, muna. Ating baklasan niya. Laluluwagan na muna yan. Yan, virgin din niya. Matigas. Kailangan natin ng saka-preno na. Preno sa likod. Yes! Nakamurig na yun. Nakalak-nak-nak kasi ito eh. Nak-nak. Tsaka nag-penetrate yung ano. Nag-penetrate. So, meron siyang washer o bushing. So, kung mapapansin nyo, meron niyang ano. Dikita. May groove. O merong bawas. Yung mas maliit na side, yun yung pumapasok dito sa may bearing. Yung mas malaking side yun yung sa labas, baka magkabalitad kasi kayo doon sa mga magkakalas. Yan, meron siyang groove. Ayan. Yeah, may palatandaan. Palatandaan. So, yun yung tatama sa bearing kapag binalitad nyo. Wala, hindi siya sumasalpak ng maganda. Yan yung nagkakamali madalas. No? Ayan o. Pag sinalpak nyo siya lang ng baliktad, hindi siya umiikot ng maluwag. Kasi hindi siya tumatama sa bearing. Kaya pat hindi magitad. So yun yung sekreto dyan. Hindi lang basta lang hindi nabaklas. Okay, next. 14. So itong isa ang kailangan natin mabaklas. Kung hindi kaya, magbabaklas tayo ng cover ng ano. So yan mga kadit, pinaklas muna natin yung radiator cover para mabuksan natin yung tornilyo. Yan, maluwag na. Pwede na tayong gumamit ng socket. So maglagay tayo ng extension para hindi tamaan. Kaya mag-impact na tayo para mas safe. Mahal ang radiator. Yun. Kailangan ng masyado talaga.
muscle power kailangan. Dito ito, kung dalawa na to. Ihuli natin. Kasi ilagay. Okay, next natin. Nose. Okay. Ito na, natanggal na natin. Okay. So, tanggal na natin mga kayo. So, may bushing din siya rito. Spacer. Yung maliit ang dulo. Siya yung nakaharap dun sa ating swing arm. Itong malaki. Ito yung nakaharap sa mags. Ayan. So, yun yung palatandaan natin ganyan. So, sana may hirap baklasin para hindi tayo hirapan. Hindi pa natin mahuhugot yan. Kailangan nating lugan dito. Okay. Ayun, buti. Buti, madali. Ganda pa ng gulong mo ah. Kapal pa. Sa akin napakalipis na kamo. Ganyan talaga yung mga chill drive lang magpatakbo. Oh. Chill drive pa ba yung 100-120? Kapal pa pero ano. Madalas ito. Yamaha. So, medyo makapal pa siya pero kailangan ng palitan to kasi nakadalawang taon na eh. Ang brake pad o brake shoe pag nagtagal na yan tumitigas rin, so yun nagiging cause na matigas na kaya napupudpud yung inyong brake drum. Ayan, kaya kailangan palitan na siya. Cleaning tapalag. Para yung tubig niya matutulog sa gilid. Abot pa ng mga isang taon higit pa to. Pwede dito malapit dito. Sa akin, tali din eh. Pagkang, pagka tapos ang birthday ng ano ko. Mahal din ang bilong ngayon. Ito, plus. Okay, fit natin ang RCB pero mag-plan pa lang tayo. Lubricate na tayo. Yun yung tinutulungan ko nga. Salpak na natin ang ating RCB brake pad, brake shoe pala. RCB. Para ba to? Wala naman. So minsan kasi merong may uka, yun yung sa loob. Ito,
So pwede siyang balikan. Tingnan natin yung so, katulad dito, ayan oh, may uka siya oh. Ito yung sinasabi ko. Maliit oh. Maliit. Mas malapad yung stock. Malapad yung stock. Tingnan natin yung isa. Okay, so yan, RCB na lang tayo. Kasi ito na yun ito. So ganun lang, kasimple. Tapos balik na natin ang mga dapat ibalik. Huwag lang ang kahapon. Huwag oh, no. Lang, ibalik ang kahapon. Nahirap yun. Maraming magkakagulo. Picture. RCB. RCB. Okay, balik na tayo ng brake. Mags pala, hindi brake. Mags. So, dapat nagpipre-wheel siya. Kasi pag hindi nagpipre-wheel, ibig sabihin, masikip. So, ang palatandaan nito, so ito, dito siya nakalapat. Dapat mayroon din siyang kaunting grasa. So, lagyan nyo ng kaunting grasa para hindi siya mag-stuck up. Ayan. Pag nalagay na natin yan, ilagay na rin natin to. So, siguro lagyan ko ng kaunting grasa to. Lang para hindi lang matuyuan ba. Tapos balik na natin. Eh, ano ko na pala to? Dito. Papalin ko na. Pungutin mo muna. Iyo. Tignan muna natin ang tornilyo dito mga kapatid. Para hindi tayo nahihirapan. Next, ito yung highlights natin. So yung mayroong groove, yung mas maliit na area, kasi malaki itong kabila, ito maliit. So nabawasan siguro ng mga 0.5 mm siguro to. So yun yung ipapasok nyo dun sa loob. So lagyan natin ng kaunting grasa din para meron siyang lubrication. High temp ang nilagay natin mga kapatid para matibay. Ayan o, ito yung para tandaan para sure na tama, umiikot siya pag nilagay nyo. Tapos ilagay na natin yung nut. So wala na tayong naiwang washer no, yun lang naman yung inalis natin. So matigas siya pagka pinasok mo ganyan, kaya kailangan ay gamitan natin ng impact. Tapos siyempre higpitan din natin ng mahigpit na mahigpit para sure na era pa ano nga ng frame. Wala frame. Wala pa. Let, adjust natin. Oh. Sige nga.
Meron? Wala. Oops, pa. Okay. Wala. Okay. Medyo, medyo tipa ka nila. Tipa, isa pa. Kailangan mag-adjust ng alam pala to. Now. Konti pa. Yan. Na. Ups. Kapit. Hindi na siguro tatalsik yan. Ipik na. So next natin ay kakabit na natin yung mga inalis natin, tambucho. Tapos na tayo. So yan ang mga kaduit. Tapos na tayo maglagay ng palit ng brake shoe. So dapat medyo may room freewheel na ganyan para hindi sabit yung ating brake pad o brake shoe sa ating drum. So may mga pagkakataon kasi na mali yung brake shoe na nailagay natin, sumasabit siya kaya maganit. Ayan. So okay na yan. Tapos na tayo. Ganun kahirap magpalit. Baklas lahat. Baklas tambut. Baklas swing arm. Baklas ang radiator cover. Tapos yung shock para ma-access natin lahat ng maayos yung mga tornilyo natin. So ensure nyo na mahigpit lahat para wala na tayong magiging problema dyan sa mga susunod na rides. Okay. Thank you.